rin ito, kaya sira na yung ating pintuan ng cabinet. Ito kasi papel lang. Ito po yung sala rin yan, kaya ayan o, nasira po yan. Itong makulit na po siya. Simulan ko na po siyang linisin. At yung medyo matibay po ang gagamitin ko, lagyan ko po siya ng kabigami. Pag maganda na yung kabigami, huwag mo nang sirain ha. Tulungan mo ba ako? Ha? Ibabalik ko siya pagkatapos ng may lagay ko na yung kabigami. Ibabalik ko po. Ayan. Dito po siya naka. Masakit na yun. Ang salarin. So, ito po yung ating ilalagay. Tinanggal ko, lagay ko uli. So, ito na po kanina guys, yung sirang-sira. Okay naman.
kaya namang pagtsagaan. Okay naman yung unang gawa ko, so gagawin ko na po lahat. Maganda naman yung resulta, so lahat po gagawin ko na. Nagawa ko na po guys lahat. So yung kulay na yan ay kakulay din ng wall ko. Yung wall na yan guys, ako din po ang nag-DIY. Ka-design pero medyo dark. Brown lang ito. Yan po ay red. Inano ko lang po sa kulay ng kahoy. Siname ko lang kaya medyo red po siya. Ito naman kasi dark brown yung nakapaligid sa kanya. Kaya po, medyo brown din yung kulay na ginamit ko. Pwede na po siyang pagtiyagaan, guys. Maganda na po yung result compared po doon sa una. Nakita nyo, ibang-iba po. Sana nga lang ay hindi na kamutin ng aking alaga. DIY sliding cabinet. Thank you.
Ayan po guys, nailagay ko na sa cabinet. Mayroon din akong ipapakita sa inyo kasi sobra po yung nabili kong kabigami. Yung pintuan na sa kwarto na to, nilagyan ko na rin. Ito po yung pintuan niya. Dito po yung nadaan yung pusa. Actually guys, yung kulay niya talaga ay to. Pangit yung kulay. Ayan, luma talaga. So next ko na yung gagawin, ito muna yung inuna ko. Ayan, yung pintuan. Kwarto na to, sliding po kasi siya. Parehong-pareho po doon sa cabinet. Kaya na po ang humusga. Jubi DIY Kabikami. Sana po nagustuhan nyo ang aking Jubi DIY today. Thank you for watching. Bye!